Ako lang yung pinaka leader bilang kagawad na dito po sa Kitchen Pitpit, na gusto ko lang po dito na magkaroon kami ng school saka tubig, kasi hirap-hirap po dito sa Kitchen Pitpit saka mga ilaw. Ngayon ang mga tao po rito, yung mga bumili, ang trabaho nila po na nagtatanim ng gabi saka barunghoy saka kambing ng pagin, mga saging, mga prutas na nandito po. Nakahanap po ay po mga tao minsan yung mga kalakan nila dinadala sa bayan, sa Angeles, sa Pampang, na tinitinda nila po mga tao po rito na ito po ang hinahawakan po ng kumili. Guys, no, mga ka-zombie at mga ka-tropa, ngayon nasamahan natin ang isa sa mga katutubong item natin na ipakita sa inyo kung paano sila kumukuha ng tubig dito sa kanilang sitio. Tara, samahan nyo kami. Let's go! At yun na nga po, mga ka-zombie. Ayan at kukuha na po kami ng tubig. Kasama ko po si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Lawrence. Ayan, kasama natin si Kuya Lawrence, no? Kukuha kami ng tubig. At nandito kami sa Sitio Pitpit. So, ganito po yung ano nila, araw-araw nilang gawain is kumuha ng tubig. Ayan. Motor. Kolong-kolong. Ayan ito. Siyempre, meron tayong upuan. Ayan. So parang sanay na si Kuya Lawrence. So isang kamay, kumakain pa ng ice cream yan. Yeah! Ayun, so yun na nga po mga zombie. Tara, samaan nyo kaming magbiyahe. Let's go. So ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kalayo sa lugar nila. Kung ilang minuto, wala nang cut-cut po. At is makikita nyo kung gaano kalayo yung lugar from sa kanila. Doon. Ayan. Hindi gano'n po kalayo yung lugar kung saan sila kumukuha ng tubig. Ayan mga zombie. Ayan. So dito na kami bababa. Liliko pala. Siyempre, malaking pasalamat pa rin kahit pa na meron silang sasakyan. May ano sila, tawag dito is kolong-kolong. Kasi kung wala silang kolong-kolong, paano na lang sila iigip ng tubig? May mga ways sila, pwede sila magkalabaw. Kaso wala silang kalabaw, kaya buti na lang meron silang ano, kolong-kolong.
Nag-gas ka magkano? Ha? 60. Sa araw na yan? Mapapupuno mo na yung ano ng pakiigit. After 9 minutes ng biyahe gamit ang kolong-kolong, ayan, so nandito na po kami sa lugar kung saan po kami mag-iigib. Ayan, magubang muna ako. Anong tawag sa igiban na yan, kuya? Power sun. Power sun. Ayan. So dito po sila kumukuha ng source of tubig, guys. Ayan, so meron din nag-iigib din. So may nag-iigib din dito. Ayan. Ayan. May nag-iigib rin dyan. Ba. So, Kuya Lawrence, araw-araw dito ka nag-iigib. Sanay ka na, ano, kuya? Halimbawa, kapag walang tubig dito, paano kayo kukuha ng tubig? Sibol. Ah, sa ilog, yung, ano, yung sibol, yung bukal, no? Doon yung ilog kasi. Madalas ba nawawala ng tubig dito? Ah, kapag walang kuryente. No. Pero pag may kuryente naman, tuloy-tuloy yung tubig, no? One to sawa, no? Ayos. Kahit malayo, at least meron tubig, no? Kesa sa wala, no, kuya? Okay. Yan, so malapit na mapuno at alis na kami. Alright, let's go! Success! Ayon pag-iigib ng tubig. Na. At napuno na namin ng tubig. Pero okay na nga yung sila lang. Huwag na lang yung kailangan niya. Yung pwede kuya mo, may na rin doon. Uy, rin tayo pagtapar eh. Kaya po, alala ko nung Thursday, ito yung daan namin, sabi ko. Eh, anong grade po? Ay, mga grade.
tawag. Parang 1,000 po siguro yun. Hindi po ganyan yung ulam namin. Ano? Native. Ang peta lang yung panit nyo, no? So, paano luto niyan? Ano lang, lagyan mo lang ng tanglad, sarap na. Tapos sili. Sili bilara. Diba ikaw si Mauricio, baby? Yahoo! Hindi po kayo nagkakamali. Native na manok. Ito po, yung mga bahay dito na walang ilaw. Matagal na po kayong walang ilaw dito? Matagal na. Na kuya, matagal na po kayong walang ilaw dito? Walang ilaw dito. Walang ilaw. Ito, malubang po. Opo. Yan doon sa amin. Gandili. Kayo po na, matagal na po kayong walang ilaw dito? Wala. Wala rin po kayo solar? May rin solar. Binigay dito, nandun. Okay po. Pero kayo po? Yung bata ko, wala siya yung solar dito sa kayong apo ko. Opo. Ayan. So, kung nakikita nyo guys, wala silang ilaw dito. Ayan. Kaya mag... Ayan. So, ayan po. Ayan nyo guys, kung gaano po kadilim, may dala lang po kaming ilaw. Ayan. So ganyan po talaga ka. Ganyan po kadilim dito kapag wala pong ilaw. So ito po yung mga part dito sa Sitio Pidpid na walang ilaw. Alright, so mga ka-zombie, another place po dito, another house na wala rin po silang ilaw dito po sa Sitio Pidpid. Ayan, so papasok tayo. Ayan. So ayan po. Imagine niyo guys, no? Dito sa lugar nila, kapag wala pong ilaw, ganito po kadilim. As in talagang walang ilaw, as in talagang walang liwanag. Umaasa lang sila sa liwanag ng buwan. Ang mahirap walang buwan. Ayan, sige, open the light. Ayan. So, yun po.
Ayan po talaga yan. At syempre, ang aking gwapitong sidekick. Hindi nakikita. Hey! Ayan. Si Eric Junior. Ayan, so dito naman tayo. Pupunta sa kabilang bahay. Hop, namatay. Ayan. Ayan, so ito po another bahay ito dito. So ayan po, another bahay na walang ilaw. So imagine guys, kapag walang ilaw, pag ipatay mo aking poging sidekick, ganyan kadilim. Solid. Okay, open the light again. O diba? So ganyan po talaga siya kadilim. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because. Flashback. Grabe yung in the making. In the making to. Para lang maganda yung video. Ang layo, tapos ako natakbo. Oh, no! Let's go! Alright! Para sa vlog. Ayan. Diba? Ayan. Para lang maganda yung kalabasan ng video. Iniwanan ako ni Kuya Lorenz. Yes! Ano, Kuya Lorenz? Ha? Tara na. End of flashback. So, yun na nga po, no, mga katropo, mga zombie. I hope nag-enjoy kayo at natuwa kayo kahit papano sa ginawa kong documentary vlog. Ayan, and this is my first ever series of vlog content. Ayan, abangan nyo po yung mga susunod at marami pang susunod na content. Ayan guys, maraming salamat. This is your Kazombie Murph TV. Hey, and I know what to do in 3, 2, 1. Peace! High five 6-1 yan boy zombie. Zombie boy. Hey, but you say, it's not me, it's not my brother, he or him.